Sakin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kaniyang halal. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Juan Pablo II ay maging tagapangasiwa sa salita niya at sa gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw na mga tipang nasa salib sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo'y dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang mga alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin ang kanyang mga dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa, pinanumbalik ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, ngayon kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambayanan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, at na batong panulukan
ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya'y nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang nagiging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking narinig mula sa poon ang sinasalita, sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga pagsisi at di na babalik sa gawang masama ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, magdadaumpalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari iyaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Tumayo po tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maganda naghahanda siya, padudulugin siya sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng ating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan
ni San Juan Pablo ikalawa. Siya ho ay, siguro karamihan dito sa atin, naabutan siya. No? Baka yung iba ho dito, naabutan pa siya nung dumating siya sa Pilipinas nung 1995. Halatang halata ka na sa edad kung naabutan mo ng 1981. Dalawang beses po siya pumunta sa ating bansa. No ho? Ang ikalawang Papa, Santo Papa na bumisita sa ating bansa. Ang una hong Santo Papa na bumisita sa bansa natin ay San Pablo ika-anim. Siya naman po ay dalawang beses bumisita sa ating bansa noong 1981 at noong 1995. At magandang balikan ang kanyang mga aral at turo. Kung titignan natin yung buhay niya, no, siya ho ay isang alagad ng sining. Siya ho ay isang theater actor. At nung panahon ho ng digmaan, no, siya po ay kasama sa isang teatro para ipahayag ang kalayaan ng kanilang bansa. At pumasok siya sa seminaryo na palihim dahil inuusig ang mga pari nung panahon nila. Inuusig ang mga simbahan. Kahit ho yung nagpapakumpisal ay winawiretap ho, nilalagyan ng recorder yung kumpisalan. Ganun kahirap nung panahon niya sa kanilang bansa, sa Poland. Pero sa kabila noon, siya ho ay nagpursigi. Siya ho ay nagtanggol ng karapatang pantao, karapatan ng mga manggagawa, karapatan ng buhay. Siya din ay, nung siya ay Santo Papa, pinagtanggol din niya ang kasagraduhan ng kasal. Ang buhay ay sagrado. Ang kasal ay sagrado. Ang pagtatrabaho ay sagrado. Ang iyong katawan ay sagrado. Kinikilala niya na ang bawat tao, dahil nasa kanya ang Espiritu Santo dahil sa binyag, siya ay sagrado. At sana makita din natin bilang mga Kristiyano, ang kasagraduhan ng bawat bagay. The sacredness and the holiness of things. The holiness of the family. The holiness and the sacredness of the other person. Hindi mo sisiraan yung kapwa mo. Hindi mo ibababa yung kapwa mo. Bakit? Dahil nasa kanya din ng Espiritu. Minamahal din siya ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, nakikinig tayo sa halimbawa at turo ng mga santo. At pinakita sa atin ni San Juan Pablo ikalawa na may grasya sa paghihirap at pagdurusa. Lalo na ho noong mga huling taon niya, noong may mga pagkakataon na nahihirapan na siya. Nahirapang maglakad, nahirapang magsalita, nahirapan kumilos gaya ng dati. Pero yung paghihirap niya, yung pagpapakasakit niya, ay inalay niya sa Panginoon, kaya ang pagdurusa at paghihirap ay naging sagrado. Suffering becomes holy if we offer it to God. At yan din po ang tinuturo sa atin ng santo natin ngayon. Na sa kabila ng mga pagdurusa at paghihirap, huwag kang matakot sa kabila ng mga kawalan ng pag-asa at kapaguran. Huwag kang matakot. Buksan mo ang pinto ng iyong buhay kay Kristo. Buksan mo ang buhay, ang pinto ng iyong buhay sa Kanya. Sumunod sa Diyos, maging liwanag ng sanlibutan. At ito po ang magandang baon natin sa pagdiriwang natin ngayon. Hango sa inspirasyon
ng santo na ipinagdiriwang natin ngayon. To see the sacredness of human life, the family, and of work. To say, to respond with to Christ, tumugon sa tawag ng Diyos, na huwag matakot, buksan ang pinto ng ating buhay kay Kristo. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagtanggap sa biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng mahipananalig. Ang ating itugon, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroong tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tignan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumika sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtangkilik, ang kasalukuyan at dumarating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Pablo ikalawa ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesus Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nansalang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ako'y iyong siniyasa, patnin mo ang aking buhay. Opoon ang lahat kong ibig, ay tiyak kong lalaban ang lahat ng gawain ko. Sa iyo ay hindi lilit kahit ikaw ay
kapatid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y bawang iyong nalalaban. Di pa ako umiibig, yaong aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon, lahat ay hindi malilim. Alam mo nang lahat ng iyon, lahat ay di malilim. Announcement for Parish-wide Monthly Formation. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na po ang Jesus Nazareno sa ating Parish-wide Formation mamaya sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may timang debote to disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na, at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab, sapagkat puspos nito si San Juan Pablo Ikalawa sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno,
sinasamba namin. Pinipintumpo ka namin. Asan sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.